Hello guys, ang topic natin ngayon ay tungkol sa pangarap. Guys, nung maliit pa tayo ay nangarap na gusto mo magiging doktor, gusto mo magiging engineer, gusto mo maging pilot. Kahit anong gusto mo ay possibly tapos nangarap tayo na gusto mo magkaroon ng magandang bahay, gusto mo magkaroon ng maraming pera. Yun lahat na mga pangarap mo. Gusto mo ng sports car, gusto mo mamasyal sa ibang lugar. Yun lahat guys ay mga pangarap nung maliit pa tayo. Pero habang lumalaki tayo, mayroon mga tinatawag na mga environment. Mayroon nakikita natin yung mga bad experience. Mayroon tayong makikita na mga rejection, mga problema. Yun ang tinatawag sa current situation. So, lahat na pangarap natin ay nagbabago. For short, yung iba, yung pangarap natin, napunta na lang sa tinatawag na alimunaw or panaginip. Ganon ang ibig sabihin. Pero guys, kung iisipin natin, kung magtatrabaho lang tayo, palagay natin minimum wage ngayon is magkano 570, i-times mo sa 26. So magkano lang kikitain mo in 1 month? Is about 14,800. So kung yun ang basihan natin, guys, yung pangarap natin ay hindi natin maabot. Kasi kung nangarap ka na magkaroon ng house and lot sa minimum wage or employment, ay imposible. So ang gagawin natin, ang employment natin, ay mag-i-invest tayo sa business. Kasi ang business, yun ang tinatawag na vehicle for business opportunity. Yan ang magdadala sa atin sa pangarap natin. Kaya guys, ganito. No? Example na lang na pangarap, ganito. Kung nakatira ka sa Manila, ang pangarap mo ay makarating sa Baguio, pwede kang mag-take ng bus. It's a matter of probably 3 to 4 hours or 5 hours na doon ka na sa Baguio. Yun ang tinatawag na mga vehicles. O gusto mong mabilis, pwede ka mag-take ng airplane. It's a matter of probably 1 hour and doon ka na. Kung gusto mong mag-take ng pwede rin mag-take ka ng kutsi. It's a matter of 3 hours siguro, nandoon ka na. Kung gusto mo medyo mabagal-bagal, pwede ka rin mag-take ng tricycle. Probably, in one day time, nandoon ka na rin. So, yun ang tinatawag na mga vehicles. Ang tawag noon ay business opportunity. Kaya guys, nasasabi ko lang siya na kung basihan natin yung employment ay napaka-imposible makuha natin yung pangarap natin. Kaya dagdagan natin ng business opportunity. Maraming business opportunity. Mayroon tinatawag na maliit ang puhunan. Mayroon tinatawag na malaki rin ang puhunan. Depende sa mga investment. Kaya guys, yan ang magdadala sa atin sa pangarap natin. Yung kagaya ng sinasabi ko, no, na mga vehicles, no, pwede ka mag-take ng tricycle, pwede ka mag-take ng kotse, pwede ka mag-take ng bus or aeroplano. Yun ang tinatawag na vehicle or business opportunity. Para marating natin yung ano, yung pangarap natin, maghanap tayo ng opportunity. Ganon yan guys, para makuha natin ang opportunity. Kaso lang guys, ganito yung ating usually ginagawa. Halimbawa, kung kumikita ka ng 570. So, maliit lang yon. Pero halimbawa, kumikita ka ng 1,000 a day. Ang ginagawa kasi natin,
instead na mag-savings tayo or mag-i-invest tayo sa business, no, pag kumikita ka ng 1,000 o kumita ka ng 2,000 a day, so ang gagawin natin, no, shopping tayo, bili tayo, no, ganun, travel tayo. So instead na mag-savings tayo at i-invest sa business opportunity or mag-take tayo ng tinatawag na best vehicle, ini-invest natin sa mga pasyalan, ini-invest natin sa bibili ng ganito. So kaya guys, hindi natin, karamihan, hindi tayo makukuha ng, hindi natin makuha yung ating pangarap dahil sa mga ganyan na tinatawag na comfort zone. Kailangan mag-invest tayo. Yun lang guys ang masasabi ko. Kailangan mag-take tayo ng risk at mag-invest sa tamang vehicle or business opportunity para makuha natin yung pangarap natin na house and lot, travel, savings, at kung ano pa dyan, or gusto mo sports car. So, napaka-possible guys. Yun lang guys ang masabi ko. Thank you and see you in my next video. Bye-bye!